eto ah, pakinggan nyo maigi ito. Ito yung isa sa mga akusasyon. Ha? Akusasyon ni Bantag dito kay Boying. Ah, pakinggan ninyo ha. Inihikayat ng PNP si suspended Bucor Chief General Bantag na magbigay ng counter-affidavit kaugnay ng mga pinupukod niyang paratang. Kabilang dyan ang pagdidiin niya sa presong si Herman Agoho bilang nasa likod ng pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Ah, napaka-importante niyan. Okay? Si German Agoho. German kaya talaga yan, debil lang. Si German Agoho, yung sinasabi niyang master, hindi naman mastermind, boss nitong dalawa. Si Escobar at saka yung si namatay, di ba? Na nando sa Bilibid. Ang boss daw nila ay itong si Agoho. So, importante rin. Ito ha, ang pangalawang perspective naman. Dapat, pag sumagot si Bantag, kasama si Agoho. Malinaw. Kasi yun ang akusasyon niya. Akusasyon ni Bantag, kasama si Agoho bilang tauhan niya si Escobiala at saka itong si Villamor ba yun? Villamor, di ba? So, dapat kasama yan. Importante ho yan. Okay? Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Ang itinuturong mastermind sa pagpatay kina Percy Lapid at June Villamor na si suspended Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag, nagturo rin ng isang Herman Agoho na isang convicted drug lord. Sabi ni... Ayan ha. So, ginawa na ng research ng News 5. Tama ang sinabi ni Bantag na ito ay convicted drug lord. Ulitin natin. Unless mali ang News 5, ha? Convicted drug lord. Ulitin natin para mas malinaw. Convicted drug lord. Okay? Hindi po suspect, kung hindi convicted. So, ibig sabihin, tama yung sinasabi ni Bantag na merong Agoho. Okay, doon muna tayo. O, tuloy. Bantag, may galit sa kanya si Agoho. At tauhan umano nito ang pinatay na middleman na si Villamor at self-confessed gunman na si Joel Escorial. E sino nga ba si Herman Agoho? Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Tupasho, si Agoho ay convicted sa kasong drug trafficking noong 1999. Convicted sa kasong drug trafficking. Sino abogado? Si Topaccio. Idinadawit sa pagpatay sa isang hukom, 2004. Convicted siya sa kasong drug noong 1999. As far as I remember, kung, ewan ko ha, unless mali ako ha, sa pagkaunawa ko, pakikorek na lang ako kung may mga abudyado dyan, ha? Convicted siya noong 1999, so therefore, dapat ikinulong siya noong 1999. Pero idinadawit siya sa pagpatay sa isang hukom noong 2004. So nakalabas siya noon. Tama, mali. Tumistigo laban kay dating Senator Laila De Lima. So meron talaga siyang kinaugnayan. Tama, mali. Ha? Kasi tumistigo siyang laban. Ibig sabihin, meron siyang alam pagdating kay Senator Laila De Lima. So, second, correct na sinasabi ni Bantag. Ang linaw, di ba? Ulitin natin. Ang linaw. Sinabi ni Bantag noong una, eto may kagagawan, siya ang pinunutong dalawang quote-unquote gunman. Dito pa lang, mukhang may alam na talaga siya pagdating sa hindi natin sinasabing convicted siya sa pagpatay, ha? Wala kasi sinabi dito eh, idinadawit lang. Pero meron siyang kaalaman pagdating mo doon sa gunman. Okay? Ibig sabihin, alam niya kung paano yung pumapatay dahil idinadawit nga siya. Although not convicted as far as the report na News 5. Pero doon sa sinasabi niya na yan ay mayroong connection kay Laila De Lima, ayan po bakit tumestigo siya. Ibig sabihin ng tumistigo ka labang kay De Lima, merong kang alam pagdating sa kalakalan ng droga. Tama, mali. O, kasi nga, tumistigo ka laban kay De Lima. So doon,
pangalawang tama na naman ni Bantag. Di ba? Idinadawit din siya sa pagpatay sa isang regional trial court judge noong 2004 kung saan sinabi ni Bantag na sangkutin umano sina Escorial at Villamor. Kabilang din si Agoho sa bilibid na... Oo, Laila Dili... Ah. Baka ano naman to? Correction, Banat Bay! Laila Dilima lang, hindi senator. Senador pa siya nung time na yan. Ikaw naman, makakorek ka naman. Napakamot ako doon. Baka mali ako, sabi ko. 19 na tumitestigo laban kay dating senadora Laila Dilima. Sabi ni Attorney Topacio, imposibleng sangkot si Agoho. Kaya alam nyo, medyo... Honestly ha, honestly. Kaya ako, hindi ako... wala akong bilib dito sa abogado na ito. Pasensya na ha, Mr. Topacio, Attorney Topacio. Kaya ako walang bilib dito eh. Kasi, ulitin ko ha, convicted drug lord si Agoho. Pero, siya ang abogado nito. Isipin nyo yun. Isipin nyo sa kukote nyo yun. Abogado ka ng isang convicted drug lord. So, ibig sabihin, etong maman to, trabaho lang. Wala naman masama sa ganun. Diba? Wala naman masama kasi abogado ka eh. Naturalmente, pag ikaw hinire, walang masama dun. Okay? Pero doon pala makikita mo na na yung prinsipyo ni Topacio. Wala ako sinasabing masama pero hindi ko gusto. O sa pagpatay kay Kapercy. Wala rin daw kaugnayan ng kanyang kliyente kay Justice Secretary Rimulya. Hindi ka panipat. Ito ah, ito dahilan niya. Okay? Pera lang, walang ah, kayo naman. Baka pera lang naman kayo kay Topacio, wag ganun. Hindi, ito sinasabi niya. Ito ang dahilan niya kung bakit sinasabi niyang wala daw kinaugnayan si Agoho kanino? Kay Rimulya. Pakinggan niyo dahilan niya ha. Pakinggan niyo. Maririnig niyo kung paano wala daw kinaugnayan si Agoho kay Rimulya. Pakinggan niyo rason niya. Naya ng kanyang kliyente kay Justice Secretary Rimulya. Hindi ka panipaniwala. I'm sorry ha, general, but you know, gumugulo lang eh. Ang alam ko, hindi naman alam ni Secretary Rimulya na nag-e-exist si Agoho eh. Until nadidiscuss ko yung tungkol sa matter ng safety ng mga witnesses ko. I am very sure that was the only time na alam niya na nag-e-exist si Herman Agoho. Eh bakit pagkakatiwalaan mo ang isang taong kakakilala mo lang? Ha? So yan yung argument niya. Bakit mo pagkakatiwalaan ang taong kakakilala mo lang? Okay? At the same time, sinasabi niyang wala daw siyang alam kay Agoho, pero bumawi at sinabi niyang may alam siyang konti. Di ba? So, tama na naman yung sinabi ni Bantag na meron talagang kilala ni Rimulya si Agoho. Tama, mali. Ventilador, maraming salamat. Di totoo rin sinabi ni Bantag na mapepera ang drug lord, kaya kasi kumuha ng mga sikat na abogado. So, para mo sinabing sikat na abogado ito. At mataas maningil, ganun. Para ako naman ventilador, ha? Wag ganun. Katawa. De, may punto ka. Hindi, tamo ha. So, ibig sabihin, tama yung sinasabi ni Bantag na kilala niya ni Agoho si Rimulya. Kasi ito na nga sabi ko nga eh. Sana hindi nalang nagsalita to eh. Sabi mo kung hindi siya nagsalita ah, wala magkukonfirm. Eh dito, kinonfirm niya na magkakilala. Hindi nga lang ganun ka-close. Baka kakapihan lang. Ayan, ulitin natin. Gumugulo lang eh. Gumugulo lang. Alam ko, hindi alam naman niya, alam ni Secretary Rimulya na nag-e-exist si Agoho. Ang alam niya, hindi daw niya alam ni Secretary Rimulya na nag-e-exist si Agoho. Until? Agoho eh. Until nadidiscuss ko yung tungkol sa matter ng safety ng mga witnesses ko. So ibig sabihin, nagkaroon na ng connection. Okay? Tapos? I am very sure that was the only time na alam niya na nag-i-exist si Herman Agoho. So, nalaman na niya na nag-i-exist si Agoho. Yun ang sinasabi niya, di ba? Until, ibig sabihin ng until, hanggang dun sa dumating yung panahon na binanggit niya si Agoho kay Rimulya. So, from there, nagkakilala o alam na ni Rimulya si Agoho.
Tama, mali. Oh, next. Eh, bakit pagkakatiwalaan mo ang isang taong kakakilala mo lang? Oh, bakit yung pagkakatiwalaan isang taong kakakilala mo lang? In other words, talagang nagkakilala sila. Yun nga lang, bago lang. Pero, kayo ang sumagot. Kunwari, bagong kilala mo lang. Alam mo yung tao, ako ano trabaho. Alam mo kung anong ginawa niya. Alam mo kung ba't siya na-convict. Alam mo kung anong diskarte niya sa buhay. Tanong, posible o hindi posible na kausapin ni Remulla si Agoho? Kayo na sumagot, kahit kakakilala lang, posible o hindi. Kinonfirm ni ano ha, ng abogado ni Agoho na nagkakilala. Hmm. Di ba? Posible o hindi? Eh, nagkakilala nga eh. Oh. Ah. Without, eto ang tanong, second question. Posible ba na they know each other na nung dahil nga pinakilala nito ni Remulla at they're talking behind sa likod nito ni Atty. Topacio. Remember, asan si Agoho? Nasa loob. Hmm. Posible ba na nagkausap si Agoho? Hindi ko sinasabing talagang nangyari. Ha? Ang tanong lang, posible bang talagang nagkausap ha? Si Agoho at si Remulla behind sa likod nitong si Topacio? Ha? May conviction pa by final judgment. Maging ang Department of Justice, hindi maintindihan ang mga paratang na ibinabato ni Bantag. As far as we're concerned, there's really nothing there. I don't understand where these are coming from. Like we said, it's better to stick to the issue na lang. That's the issue, Mr. Asek Bayono Yusek. Asek, that's the issue. The connection of Agoho with the two complainant. Ah, hindi pala isa. Kaya patay na pala isa. With the two person na involved ay tao nito ni Agoho, di umano, according to Bantag, that have the say pagdating sa mga ginagawa nitong dalawa, yung namatay at saka si Escobial, na may kinaugnayan, di umano, according to Bantag, kay Remulla. Merong connection, di ba? Ano yung connection na to? Tanggalin ang mga sagabal sa loob. Yun ang connection nito. Tama, mali. So, we cannot just dismiss, di ba? I-dismiss kaagad yung paratang ni Bantag. Hindi ganun. Spokesperson siya pero asik siya, alam ko, ha? Eh ang tanong, kakausapin din ba ng DOJ ang mga pangalang binanggit ni Bantag sa kabi-kabila? Yan ha, isipin nyo to. Ito ha, kakausapin din ba? Remember, may complain. Okay? May complain ang isang Escobial sa DOJ. Ang tanong, paano naman ang complain ni Bantag? Kung kinausap nila yung mga binanggit ni Escobial na mga galing pa kung saan saang lugar. Oh, tanong, bakit itong mga binanggit ni Bantag medyo ganun ang sagot? Yung media interview? We feel like we have everyone that we need. Narinig niyo ang sagot? We feel we have everyone we need. Escorial, opo. Not Escobal. Sorry. No. Nakahalo ko kasi kay ano eh. Doon sa Darko. Si Escorial. Oh, naintindihan niyo ibig ko sabihin? Open sila sa lahat ng sinabi ni Escorial. Lahat ng quote-unquote witness ni Escorial. Lahat ng mga dinawit niya, open sila kay Escorial. Lahat. Di ba? Kinuha nila lahat. Complain. Etong mama, si Bantag, may reklamo din. Nasa tingin niya, finrame lang siya at ito yung makakapagpatunay. O ito yung makakaano. Ano sagot ng DOJ? Ah, sa tingin namin, tapos na. Meron na kaming ano eh. Meron na. Nakuha na namin lahat. Now, tanong ko sa inyo. Asan ang hustisya dun? Sige ka. Doon pa lang kita mo na kagad there's a problem. Doon sa
Kasi kung ikaw, DOJ ka, okay? May complain ng isang mama sa'yo. Pinasasagot mo itong isa. May complain din at meron din siyang sa tingin niya imbang involved. Eh bakit hindi nyo pinakinggan buo? Bakit hindi kayo open makinig dito? Imagine niyo ha? Sarili niyong tao to. Ganyan ang treatment ninyo. Hindi nyo pinakinggan kung ano yung sinasabi. Bakit? Dahil galit kayo. Dahil tinawag na bakulaw to si Remulla. How much more kung isang ordinaryong Pilipino ang nireklamo? Tapos meron kayong galit din doon sa nireklamo. Ganyan din nyo huba tatratuhin? Hindi nyo pakikinggan? Nagbigla na kayong, ah wala na, tapos na usapan. Naintindihan nyo ibig sabihin? I'm not even saying na kailangan paburanin nyo si Bantag. What I'm saying right now, edi sana man lang, pinakinggan ninyo. Oh, pakinggan natin, sige nga, anong meron? Sino na ano? Okay. Sige, let's, tingnan din natin si Agoho. Diba? As in, nandun lahat, oh. Ito, complain. Now, it's the time na, para yung piskal, ya, tingnan kung meron bang probable cause para, ano, ihatid na siya. Diba? Sana man lang tiningnan pareho. Wala eh. To close this case, no? Ayan, nasagot niya. Ayan, ha? Hindi ako sumagot. Siya. Kausapin din ba ng DOJ ang mga pangalang binanggit ni Bantag sa kabi-kabila niyang media interview? We feel like we have everyone that we need to close this case. Unless, mahina ho itong spokesperson ninyo sa DOJ, ha? No? Again, the complaint affidavit was already filed. But of course, like the secretary said, we're still not close to possible personalities coming up after this complaint affidavit was filed.